LM wipe out halos eh. So, si Bagbagin LM, may nahanap na akong property. So, kailangan ko doon. Ang imagine nyo, nakita nyo si Paso, yung annex nyo, si Paso, ang laki ng setback, di ba? Mawawala yung setback na yun kasi ganun kalaki yung kalsada eh. Gigilid yun. Hindi ko sinadyang ganun kalaki yung setback noon. Ginawa namin ganun kalaki ang setback noon dahil kung binikit ko siya, tatamaan siya. Anticipate. Yes. Anticipate na namin. Ang imagine nyo to, yung, alam nyo yung kulungan. Kulungan. Dito. Apo. Kahilera nyo yan, di ba? Apo. Di ba malaki din yung setback niya? Mawawala lahat yun. Gigilid yung mismong canopy hanggang doon yung road. Wala na tayo. Nag-road widening. Oo, na may sa road. Kaya napansin nyo sa alert, yung kanyon, ang laki din yung setback, di ba? Or better yet, yung bagong Hall of Justice. Apo po. Di ba nakapantay sila ng ano? Kasi kakainin lahat yun. Ganun kalaki mawawala sa side na yan. So, which means sa inyo, never ko pa na... Kasi nga, naubos yung oras ko doon sa Bagbagin, kakahanap ng property. Kasi sila wala talagang... Walang elementary maiiwan eh. So, ilan ang population ng main? Ilan ang population ng annex? Magkasama mo po. 1,600. Ilan ang population ng annex? 800. Like 800 almost. So, ang madi-displaced na students, would you know ilan? Bakit ninyo kasama yung principal ngayon? Oo, sabi po. Hindi, yung... PTA pre, but still, building pinag-uusapan natin eh. Dapat yung principal nandito. Yeah. Though I will listen to the PTA, but syempre the principal should be on board to discuss this matter. Si ano pa ba? Si Mr. Sir Valera. Sir Valera pa rin? But actually po sir, sinabihan din po kami na dapat po ganito gawin natin. Paano mo sa building? No. If you're going to ask me about the building, yes. Kayo nga yung next na pagpupuntirin ko. I'm almost done eh. Meron na akong site at pondo para sa bagong Bagbagin LM. Yung Paso High, meron na ako. Okay na ako. Problema ko next is my San High.